kailan nyo ba kailangan i-take tong supplement or kung kailangan ba natin i-take tong supplement or hindi. Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung isang supplement na ginagamit ko kapag gusto ko mag-lose ng weight or kung gusto ko mag-gain ng weight. Itong supplement na to, natural to at saka legal. Ibig sabihin, pwede itong mabili kahit saan. Pwede itong mabili sa supermarket, pwede itong mabili sa drugstore or sa online. Nirecommend ko po kung bibili po kayo itong supplement na to, bilhin nyo po to sa online kasi mas convenient siya sa online at saka para hindi na kayo mahirapan maghanap sa supermarket or sa drugstore. Okay? Pero bago ko po umpisa itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload po ako ng video once a week at saka huwag niyo rin po sana kalimutan na i-click yung bell button doon po sa baba nitong video para once na nag-upload po ako ng bagong video katulad po nito, mananotified po kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin po ako professional body builder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, isi-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo din yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. So, una po sa lahat, papakita ko po muna sa inyo yung supplement na ginagamit ko. Itong supplement na ginagamit ko, ito po yung protein powder or protein shake. And ayan din po yung brand niya, The Protein Works. Nakita nyo po. So, ito yung protein powder na ginagamit ko kapag gusto ko mag-lose ng weight or kung gusto ko mag-gain ng weight. Pero, hindi ko po yung ginagamit palagi. Okay? Or hindi ko po siya tinitake palagi. Explain ko po dito sa video to kung kailan ko siya tinitake or kung kailangan nyo ba siyang itake. Explain ko rin sa inyo yung benefits itong protein powder na to at saka additional information kung ano ba yung makukuha nyo dito sa protein na to, kung ano ba klaseng protein to, at pati na rin yung presyo nito para may idea kayo. Okay? So, una po sa lahat, ito pong protein powder na to, supplement to. Okay? Kaya tinatawag siyang supplement, substitute lang siya. So, excuse me. So, substitute lang siya or supplement lang siya kapag wala kang makain na proper protein na pagkain. Ano ba yung mga protein na pagkain? Sa last video ko, sinabi ko doon yung kung ano ba yung klase ng mga protein. Kung hindi nyo po napanood yung video ko last week, panoorin nyo po yung video ko, makikita nyo po yung video ko dito, o ito na naman tayo, or dito. Okay? Basta yung bilog na button na yun, i-click nyo yun para may idea kayo. Pero, explain ko na rin dito kung ano yung protein para kung hindi nyo man mapanood yung last video ko, at least may idea kayo dito. Okay? Yung protein, isa yun sa group sa macronutrients. Yung macronutrients, ayun yung binubuo ng katulad ng carbohydrates, protein, at saka fat. Okay? 3 groups siya. So, yung protein, importante yon kapag nag-gain tayo ng weight at saka nag-lose tayo ng weight. Or kahit na nag-maintain lang tayo ng weight. Malaking part yung protein sa katawan natin. Kung hindi tayo kakain ng protein, ang mangyayari niyan, pwede tayo manghina at saka kung gusto po natin mag-build ng muscle at saka ng strength, importante yung protein sa diet natin, okay? Hindi pwedeng hindi tayo kakain ng protein sa diet natin, especially kung nagbabulk tayo or kung naglulus tayo ng weight. Kasi yung protein, isipin mo na lang, ayun yung muscle natin, yung muscle tissue natin. So, kung wala tayong protein na kinakain masyado or tinitake pag nagda-diet tayo, ibig sabihin yung binubuo nating muscle, hindi magde-develop yun, okay? Kung hindi yung magde-develop, yung hard work natin na ginagawa, katulad sa pagbubuhat sa gym or paglulus ng weight, mababaliwala yun kung wala tayong kinakain na enough protein sa araw-araw. Okay? So, yung iba't ibang klase ng protein, ito, explain ko rin sa inyo. Ito yung mga katulad ng chicken breast, lean beef, lean pork, at saka white fish. Okay? Ayun yung mga protein na pwede natin kainin or kinakain ko mostly instead na tinitake ko tong supplement na to. Kailan nyo ba kailangan itake tong supplement or kung kailangan ba natin itake tong supplement or hindi? Maraming tao na nagtanong sa akin at saka nagtatanong pa rin sa akin kung ano bang magandang brand na supplement or protein powder na kailangan i-take habang nag-gym. Ito lang yung unang sagot dyan. Una po sa lahat, kung beginner po kayo sa pagbubuhat or kung beginner kayo sa gym, hindi nyo po alam yung mga supplement, ang sinasuggest ko, huwag natin i-take yung itong supplement na to sa ngayon, okay? Ang magandang i-take natin, yung natural food. Yung mga sinasabi kong mga iba't iba klase ng protein, okay? Yung mga natural meat. Kasi, mas better yun or mas maganda yun kesa dito sa supplement. Kasi, itong supplement,
supplement na to, sabi ko nga kanina, substitute lang siya. Kung wala kayong makain na natural food, pwede nyo itong i-take. Ako naman, tinitake ko itong supplement na to kapag alam kong hindi enough yung protein ko. Okay? Paano mo malalaman kung enough na yung protein mo or hindi? Ito, sasagutin ko ulit yan. For example, kung yung body weight natin, or for example, kung body weight ko eh 100 pounds, so ang kailangan kong i-take na protein eh 100 grams. So, ibig sabihin, 1 gram of protein per 1 pound body weight. Okay? Nag-guess nyo po ba? Pero kung hindi, comment kayo sa baba. Itatry ko pa rin explain doon kung anong ibig kong sabihin. Itatry kong isulat doon yung mga example or yung equivalent ng protein per pound para may idea kayo kung gano'ng karami kailangan yung i-take na protein. Okay? Bakit ko kailangan kumain ng 200 grams na protein or 100 grams na protein? Kasi ganito yun. Yung sinabi ko nga kanina, kung gusto ko ma-maintain yung muscle ko or kung nag-build ako ng muscle, ganong karaming protein ang kailangan kong kainin para mag-build yung muscle at saka kung nagda-diet ako para hindi ma-lose yung muscle ko, ma-maintain ko yung muscle ko at saka habang nagda-diet ako, ang mawawala na sa akin yung body fat ko. Okay? Make sense po ba? So, importante yung protein. Pero, sinasuggest ko nga, kung bago po kayo dito sa pag-gym or pagbubuhat or kung bago kayo nagda-diet, eh yung protein powder na to, supplement lang to. Okay? Last question, paano mo lalaman kung gano'ng karaming protein na yung kinakain mo sa isang araw? Okay, ganito. Una sa lahat, meron akong application sa mobile phone ko or sa cellphone ko. Ang tawag sa application na yon ay Fitness Pal. Okay, tandaan nyo itong application na to kasi importante ito para malaman nyo kung gano'ng karaming protein na kinakain nyo, gano'ng karaming carbohydrates kinakain nyo, gano'ng karaming fat na kinakain nyo, or gano'ng karaming total calories na kinakain nyo sa isang araw. Okay? Sa next video ko na try ko explain yung macronutrients, yung carbohydrates, yung protein, yung fat, kung gano'ng karaming kakainin nyo sa isang araw. Okay? Pero ngayon, gusto ko lang muna mag-focus sa protein. So, yung app na Fitness Pal sa mobile phone ko or sa cellphone ko, dun ko nire-record or nire-register lahat ng kinakain ko, especially yung protein. Yung protein na kinakain ko sa isang araw, ang ginagawa ko ngayon, eh, tinitimbang ko siya. Okay? So, tinitimba ko yung pagkain ko, especially yung protein ko, kung gano'ng karaming kinakain ko per day. Once natimba ko na yung pagkain ko, especially yung protein ko, katulad ng chicken breast, ang ginagawa ko niyan ngayon, nire-record ko na siya or nire-register ko na siya sa application ng mobile phone ko or ng cellphone ko. Okay? Doon ko lahat nilalagay, lahat ng kinakain ko, so nakikita ko kung gano'ng ba karaming protein na kailangan ko. So, sa isang araw, kung nakakain ko lang 150 grams na protein, ang ginagawa ko ngayon yan, tinitake ko ngayon to. Okay? Kasi, una sa lahat, sa isang scoop nito, meron kang at least 24 grams of protein. Okay? Ang kailangan kong kainin na protein sa isang araw, eh 175 grams of protein. At least. Okay? At least. Ayun yung pinaka-minimum na protein na kinakain ko sa isang araw. Kasi, ang weight ko ngayon, eh 175 pounds. Okay? So, kung titimes ko yung 175 sa 1 gram ng protein, eh ang kailangan ko ngayon, eh 100 ng protein. Okay? So, make sense, di ba? So, yun yung pagkain ko ng protein. So, kung iisipin nyo, kung mas mabigat yung weight nyo, kailangan nyo mag-take ng mas maraming protein. Okay? Pero kung mas magaang yung weight nyo, so, mas konti lang i-take yung protein. Ngayon naman, na-explain ko sa inyo yung benefits na pag-inom ng protein powder at saka sa pagkain ng natural food katulad ng chicken breast. Explain ko sa inyo kung anong difference, kung anong makukuha nyo. Kula sa lahat, sa protein powder, ang maganda sa protein powder, eh, convenient siya. So, ibig sabihin, pwede mo siyang i-take or pwede mo siyang inumin kahit saan or kahit kailan. Okay? Ayun lang yung magandang benefits nitong protein powder compared sa natural food. At saka tandaan nyo, benefits din nitong protein powder eh may iba't iba siyang mga flavor or artificial flavors. Ito yung mga flavors na katulad ng chocolate, vanilla, banana, strawberry, at saka kung ano-ano pa. Ayun yung benefits niya. Punta naman tayo ngayon sa benefits ng natural na pagkain ng protein katulad ng chicken breast or lean beef, lean pork, at saka white fish. Okay? Yung benefits naman itong pagkain ng natural food eh yun, ibig sabihin, natural siya, makukuha mo rin siya ng parehas ng amount na protein dun sa protein powder, pero natural siya, okay? Natural siya from the animals. So, ibig sabihin, wala siyang artificial flavor, at saka hindi siya ginagawa ng mga machine. Ito naman kasi, kakainin mo siya as natural. At saka, mas magandang kumain ka na lang ng chicken breast kaysa i-take mo yung protein powder, okay? Hindi siya substitute. So, for a long run, kung kakain ka palagi ng chicken breast from natural food, mas maganda siya as mabilis siya makaka-build ng muscle, okay? Kaya yung protein powder, tinawag lang yung supplement kasi substitute lang siya.
kung wala kang makain na protein na pagkain galing sa natural food. So sinasuggest ko na kailangan nyo kumain ng protein galing sa natural food kaysa mag-take kayo ng protein powder. Okay? Very recommend ko po yun. Kasi noon, nung unang year ko sa pagbubuhat, sa pag-gym, wala akong idea kung gano'ng karami protein, wala akong idea kung mabuti ba yung pag-take ng mga supplement ng palagi or kakain ka ng chicken breast. So, umpisa yun ang pagbubuhat ko noon. So, wala akong idea doon. So, ang ginagawa ko, nag-take ako ng at least 6 to 8 scoop ng protein noon. Okay? Doon ko kinukuha lahat ng protein supplement ko sa protein powder. Which is wrong. Kasi nga, wala makakukuha proper nutrients dun sa protein powder compared dun sa natural food. Okay? Kasi yung natural food, mas better sa katawan natin at sa kain nga sinabi ko, full arrow. For a long run, mas better siya. Mas makakabuild ka ng muscle na mas mabilis at saka makakapag-progress ka ng mas mabilis. Okay? So, ayun po muna lahat ng information about dito sa supplement na pag-take ko. So, kung may question po kayo, comment lang kayo sa baba. Itatry ko sagutin lahat ng question nyo or yung mga comment nyo as soon as possible. So, ito po muna yung video ko ngayon. Sana po itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share din po lahat itong video ko para sa lahat ng mga taong walang idea about sa pag-take ng protein or kahit anong supplement. Okay? Ulitin ko po kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka huwag nyo rin po sana kalimutan na i-click yung bell button doon po sa baba nitong video para once na nag-upload po ako ng bagong video katulad po nito, malo-notified po kayo. Okay? So maraming salamat po at saka kita-kiss ulit tayo next week para sa bago kong video. I'm out for today. Thank you for watching guys. Peace!